Okay, magandang araw sa ating lahat. So ayan, DIY ulit tayo, ano? So ang gagawin natin, meron tayo dito brake fluid, okay, DOT 3. So magbe-bleed tayo, DIY. Okay, so ayan, kailangan lang natin, syempre, brake fluid size 8mm na close wrench. Ayan, close wrench. Tapos Phillips screw, ayan, Phillips screw. So pinakaunang gawin natin, isalpak natin dito. Ayan, dyan sa labasan, ano, ng ating brake fluid. So ang gagawin natin, kailangan din natin ng pansala. Ayan, yung iba nilalagyan pa ng hose dyan, pero ako hindi na. Ayan, so naka-close pa yan. Punta tayo sa taas. Okay, dito na tayo sa bandang cylinder, sa brake master. Ayan, so kunin natin yung Phillips screw. Tanggalin natin yung screw dito, and siguraduhin nyo na, ayan, lagyan nyo ng cloth dito sa gilid, kasi pag natapon yung brake fluid natin, sisirain nya yung pintura ng fairings. Ayan, tanggalin natin ito. Ayan, okay, tanggalin natin yung rubber. Ayan. So pag na-open na natin to, itong brake master natin, i-open natin sa baba. So ayan, ibaba natin to. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, tumutulo na siya. Ayan, yung iba nilalagyan na nilang hose dito, papunta doon, pero ako ganyan. Pero mamaya, pagkatapos natin i-gawin tong proseso, huhugasan natin ng tubig. Okay, kung kinakailangan sabunin, sabunin natin yung mga natapon na brake fluid natin. Ayan, hintayin natin na ma-drain. Punta tayo sa taas, open lang yan. Okay, kung makikita nyo dito sa taas, bumababa yung brake fluid. Ayan, hintayin nyo na mag-subside hanggang dun sa pinakababa, tsaka natin, ayan, tsaka tayo magdagdag. So parang ang mangyayari, magpa-flush tayo. Ibi-bleed natin tong brake system natin, pero ipa-flush natin yung old na dating nakalagay na brake fluid, at lalagyan natin ng ito, bago. So recommended natin dito DOT 3 or DOT 4. Okay, pero yung iba gumagamit ng DOT 5, yung may kulay, ano. Pero sa akin, ito, dito tayo sa mas recommended. Ayan, hintayin lang natin na maubos hanggang sa pinakababa, tsaka tayo maglalagay. So ayan, malapit nang maubos, magdadagdag tayo para, ayan, hindi malagyan ng hangin agad. So wag nyong hintayin na ma-empty. So kailangan nyo yung konting-konti lang nang nasa ibabaw, tsaka kayo magdadagdag, hindi yung empty. Kasi pag na-empty yun, hangin yung papasok, so mahirapan kayong mag-bleed. So ayun, wala na naman yung nilagay natin, konti na naman. Maglagay tayo. Ayan, i-full natin. Ayan, kung makikita nyo yung kulay niya, clear, ano? Clear siya. So yung clear na yan, hihintayin natin lalabas dun sa caliper. So ayan, nakikita nyo, naka-open pa rin siya hanggang ngayon. Hinihintay natin na yung bagong brake fluid na nilagay natin dun sa master cylinder, okay, bababa dito. So itong mga nahulog dito, ito pa yung luma, no? Yung dating nakakarga. So hintayin natin yung galing doon sa brake master. So ayun na nga, konti na lang ulit yung nandito sa ating brake master, ano. So ngayon ang gagawin natin, dahil nakadalawang karga na tayo dito, i-close na natin yung nasa baba. Okay, close na natin. Ayan, naka-close. So ngayon ang gagawin natin, magpa-pump tayo. Ayan, pero bago tayo mag-pump itong lever niya, maglagay na tayo ng, ayan, yung sakto lang. Ayan, oh. Okay, so naka-close na yun, ha? Naka-close na yung sa caliper natin. Ngayon, ito, mag-pump tayo. Ayan, kung may resistance, maganda yan. Okay, hintayin yung may resistance, yung titigas ito. Ayan, kung makikita nyo rin, may mga bula. Ano? May mga bula na lumalabas. So, yan yung papalabasin natin. Okay? Ayan. So, ayan, kung may resistance na, ayan, all goods na. Naka-close na yun sa caliper, pwede na nating takpan ito. Pero paano naman kung may mga instances kasi na pag inopen mo yung caliper, inopen mo itong brake master, hindi diretso yung tulo, ano? So, kailangan mo, ganito lang, i-pump mo ito, itong lever, tapos i-open mo yung caliper. Ayan, kita nyo yan? May lumabas. Okay, tapos i-close nyo ulit. Ayan, pag naka-close, pwede nyo nang i-release yung ito, itong lever. Ayan,
So mag-pump ka ulit. Ayan, hanggang tumigas. Tapos, ayan, i-hold mo siyang ganyan, then open mo ulit yung caliper. Pag na-open, tapos may lumabas, close ulit. Ayan, naka-close na. Tapos, pwede na nating i-release. Ayan, release yung ito, lever. I-pump ulit natin pag matigas, ayan. So, paulit-ulit lang ganun yung proseso para mas mabilis yung pag-bleed natin. Okay? Tapos, pag lumabas na lahat yung luma, ayan, luma na brake fluid, ayan, magdagdag na tayo. So, yan na yung last nating ilalagay. Pwede na nating takpan. Pwede na nating ibalik ito. Ayan, yung rubber seal. Tapos, shoot natin. Okay, so ni-close na natin to. Dito naman sa baba, tanggalin na natin yan. Okay, naka-close yun ha, pag tinanggal natin to. Yan. Tapos, ang gagawin natin, hugasan na natin ng tubig itong bandang caliper at yung banda dito sa brake master. So, ganun lang kasimple. Okay? So, lahat ng motor applicable yon. So, ganun lang yan.